So yan ang mga kadawid na ikabit na natin, oh. Medyo nagkahitsura-hitsura na. Ito yung masaguan tingnan. So ito yung dati. Pinutol dito. Welcome back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? At meron na naman tayong panibagong parcel na dumating. So yung mga kulang na piyesa ng ating binubuong Kawasaki Barako na hanggang sa ngayon hindi pa tapos. So yan, mag-uumpisa ulit tayo ngayon dahil wala tayong pasok. Kakatapos na ng customer natin. So unbox muna natin ito bago tayo mag-uumpisa kasi nandito yung ibang mga piyesa na kailangan natin. Ayan, so let's go, let's do it. So nag-order nga pala tayo ng neutral light switch kasi nung nag-wiring tayo nung linggo ay ayan ang umilaw ng neutral light niya. Ngayon ang ginawa ko, tinester ko, so wala nang supply, sira na talaga yung neutral light switch natin. Dapat kasi pag naka-neutral ka tapos kinunik mo ito sa negative itong dulo, iilaw siya. Tapos pag kinambi mo siya, mamamatay. So bumili tayo. Wala kay boss. Mahirap pa lang hanapin ito. Sa shopping ko pa nabili. 100 pesos. Ayan. Neutral light switch. Hey there. Ayan. Subscribe to my channel. Pang and back. Also press this bell icon. Neutral light switch. Sa may gilid ng ano yan, mga kaduit, ng sprocket na maliit. Ayan, doon yan makikita sa mga motor. Kahit saan motor yata, doon nakapwesto yan. Tapos ito naman, umorder tayo ng rear fender kasi nga yung fender natin ay punggok na, pinutulan nila. Siguro ay sumabit yun. Tapos umorder din tayo ng goma sa signal light dahil walang goma yung signal light natin sa unahan. So hindi natin makabit yung signal light. Kaya nag-order tayo ng bago. So, ito, ang tagal din dumating. Inorder ko siya ng Lunes. Dumating siya, Lunes na rin. Ah, Martes to. Martes na pala dumating. Marami katagal. Kaya hindi ko natapos nung Linggo eh. Gusto ko kasi pagka papaandarin ko natapos na lahat para kung may mga ayusin na ako, ay kunti-kunti na lang. Ayan, nag-wiring kasi tayo nung Linggo, hindi rin natin natapos dahil may mga customer din tayo. Singit-singit lang ngayon, gagawin ko na natin sana ulit. So may dumating din tayong customer kaya hindi tayo nakapag-umpisa. Order din tayo ng ignition coil, pambarako talaga to. Ayan, ignition coil. Tapos, liit pala nung goma sa tanki na yun, grabe, ba't ganun yun? Anit. Ito yung goma sa tanki mga kado ito. Ba't yun yung kaliit? Wala, hindi natin magagamit ito. Bumili akong goma sa tanki pero nagawa na ako. Yun nga lang ito, liit. Ay samantalang malaki yun eh. So wala, hindi obra yan. Sayang lang pinambili natin. Ito, yan. Ito yung inihintay natin kasi wala talagang mabila na nito dito. So importante ito para makabit yung signal light. Ayan, kaso malambot na siya, oh. Hindi na siya sintagas ng original. Ayan. Ito siya mga kaduit para sa signal light. May ganito pa kasi ang barako eh. Pwede namang direkta na. So molder na rin tayo para i-stack talaga. Yun nga lang parang ang lambot, hindi na siya sintagas nung stack talaga. Tapos ito rear fender ng Kawasaki Barako 1 kasi yung Barako 2 at saka yung mga latest na Barako, yung mga FI, ang fender nila nakakabit na yung ano doon, yung signal light. So dito ang kabitan ng fender nasa likod kasama ng plate number. Ayan, kasama ng plate number. So ito nag-order tayo. Okay din naman, kahit replacement lang, may kasama na siya ng ano, mga kado ito, yun, bracket, ayan, screw dito, nut,
Ayos din, kakabit natin ito ngayon. Para ano? Para matapos na tayo sa mga installation ng ano? Ng mga parts. Tapos, ito rin. Kabit na rin natin ito. Ayan. Ito at saka ito. Ito lang yung mga gamit. Sayang, mahal pa naman ito. 100 pesos yata ito. Marami naman kaliit. Ang laki sa picture. Pero sa actual, sobrang liit. So, yan. So, ito yung mga pinamili natin huli. Wala na tayong pampamili ulit. Tatapusin na muna natin yan. And then, magpaparehistro tayo. Ang kulang na lang natin ay side mirror. Ayan. Ito ay kakabit ko to. Kahit ano siya, parang plastic. Gawang plastic siya. Oh. Gawang plastic. Hindi na siya mabilis kumupas to. Pero ikakabit pa rin natin para medyo maganda naman tingnan. So yan mga katwit. Ito yung binili kong guma para dito sa tangke. Ayan, oh, malaki yung nakalagay natin dyan, nagawa tayo. Pero ang dumating sa atin, oh, sobrang liit. Oh. Ayan, oh. So dito yan nakalagay. Tangke na yan. Ngayon ko kung para saan itong maliit na to. Ito yung pinadala sa atin. Ayan, napakaliit. So dito, nagawa na tayo para yan. Para yung tangke hindi nakadikit dito sa kaha. Ayan. Tapos may guma rin naman yan salo sa ilalim. Suporta lang naman to. Para yung upuan din natin hindi ito matama dito ng diretso. Sasaluhin ito yung impact niya. Ayan. So dapat dito yan, kaso wala, hindi na natin magagamit to. Tapos ito yung fender natin. Ngayon papalitan natin ngayon to. Tanggalin natin to, tapos palitan natin ng bago. So yan, tanggalin natin kasi punggok. Ayan, punggok siya. So papalitan natin ng bago yan para maganda-ganda na tingnan. So, ito na mga kapatid, natanggal na natin. Palitan natin ng bago to. So, may clip pa siya, oh. Kuhanin natin itong clip. Ito yung pagkakaiba niya mga kaduito. Ayan. Naputol siya. Ayan. Install natin para maging bago na siya. Balik lang natin yung mga clip lock. Ayan. Yeah.
So yan ang mga kaduit na ikabit na natin, oh. Medyo nagkahitsura-hitsura na. Ito yung masaguan tingnan. So ito yung dati. Pinutol dito. So yan, Kawasaki pa rin naman yan. Tingnan lang natin kung mamumuti. Pero genuine Kawasaki rin yung ano yan, lagayan. So hindi lang natin sure kung okay ba siya. So yun, ayos na, kabit na lang natin yung iba pang mga pyesa. Thank you very much po, God bless po sa inyong lahat.